Sa isang karinderya, malapit sa kanyang pinapasukan. Madalas na nananghalian ng 23 anyos na si Nico Abuel, binata. Sa arawang sahod na 512 pesos, minimum wage earner siya sa Metro Manila. Sa anim na araw kada linggo niyang pasok, may 3,000 piso siyang panggastos. Sa halagang yan, kinuwenta namin kung kaya ng mag-asawa ni Nico. Dahil sa pagmahal ng mga bilihin, ang dating 130 pesos na gastos niya sa pagkain kada araw, 150 na ngayon. 900 pesos yan linggo-linggo. Ang lingguhang gastos niya sa shampoo na dating 10 pesos lang, 14 pesos na. Ang toothpaste dating 10 pesos, 16 pesos na. Pati raw load, nagmahal. Dati 12 pesos, ngayon 13 pesos na. Nandyan pa ang pamasahe na nagmahal din. Maswerte si Nico na libre ang kanyang pagtira sa kamag-anak dito sa Metro Manila. Kaya nagagawa pa niyang magpadala sa kanyang mga magulang ng katumbas na 750 pesos kada linggo. Suma total, nasa 1,700 pesos ang lingguhang gastos ni Nico. May tira pang higit kumulang 1,300 pesos. Pwede sanang pang date, pero kahati rin sa halagang yan ang pang personal niyang gamit. Para makatipid, sa palengke na lang daw siya bumibili ng damit. Ang sapatos, paminsan-minsan na lang kung palitan ng bago. Kaya, habang tumataas ang presyo ng bilihin, maisipin mo isang sasagot din mo. Mga gastos ko. Kaya magkunti ka po talaga. At dahil pang binata lang daw ang kita niya, mas pipiliin daw ni Nico na hindi muna mag-asawa. Parang pambinata lang, sir, talaga. Pambinata lang talaga? Hmm. Misa nga, kapos pa. Binata ka na, kakapusin ka pa talaga.